Sabi siyang ganun, hindi pala siya interested na makuha ang hustisya. Hindi niya pinaloob sa pulis kung nakasuhan na itong mga gago na ito. Because I want justice to be served. Lalong-lalo na yung mga inosente na pinatay. Dapat talaga, Father. Baka mas pwede pa akong maging pare kung tutuusin. Kasi gusto ko talaga, kung if I have the goods, I have the evidence, as you showed that a while ago, bali-bali na, halatang binugbog muna bago pinatay eh. Diba? So, you should pinaluap mo sana yun, napail yung kaso. Kung hindi mo pinaluap, well, masasabi ko hanggang propaganda ka lang, Father. Mr. Thank Chair. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Senator Risa wants to interject something. Sige, brief, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Brief interjection lang. May expression kanina na what's the fuss? I think dahil lahat tayo, lahat around the table, ayaw nga natin na may nangyayaring ganito na may batang nagko-crossfire. And a good number of us, ayaw din natin ang buong sitwasyong ito na nagkaroon ng EJ case, nagkaroon ng war on drugs. And secondly, Mr. Chair, for the record, ilang beses na rin nagkaroon ng pagdududa sa motibo ni Father Flavi sa pagharap sa ating komite. I think na he doesn't deserve that dahil pinepresume po ng ating komite na all our resource persons humaharap sa atin in good faith. So kung maaari ko lang i-make of record yan, Mr. Chair, na buong loob akong nananalig sa good faith ni Father Flavi sa pagharap sa atin at pagpresenta nung karanasan at ebidensya na meron ang Project Paghilom. For the record, Mr. Chair. Father, you don't mind being asked these hard questions naman, di ba? No, so, except that I... Okay, answer to the best of your ability. Salamat po. And Mr. Chair, I would like to acknowledge the intervention of Senator Risa. Hindi po uso at hindi po nasa vocabulary ko ang pag-bloat ng katotohanan at pagpapropaganda. Ito po ay ginawa ko sapagkat bago pa magkaroon ng patayan sa nagdaang administrasyon, meron na tayong isang lugar kung saan tinatawag na Kalinga. Nagpapaligo, nagpapaaral, at meron pang only rise ang mga homeless. 2015. But when 2016 started and came in, dahil ang pinatay mostly are breadwinners, I was already thinking in advance na ang mga naiwan na pamilya kapag hindi natulungan dahil breadwinners na namatay, they will also end up in the streets. So to address that issue, we created Program Paghilom to help provide the core competence of psycho-spiritual interventions. Yun po ang hugis ng hustisya na nais namin ipaabot. Let us take note that justice has different facades. Isa lang po ang korte, o ultimate ang korte. But being able to rise up in the morning para magtrabaho, ang anak kahit kandila magsulat at mag-aral mabuti, para sa akin, katarungan na po yun. Hugis po ng katarungan yun. Now, to address the cases, there are cases that are being addressed. There are cases that have fallen into our hands and they are ongoing. I will not outline it here, but submit the records. Second, if there are really cases of Danlaban, let me now throw this question. Di ba ho sa investigasyon, sa crime scene, ang isang pinepreserve po dyan ay yung barrel na ginamit. 6,000 po daw ang Danlaban. So dapat merong 6,000 baril with corresponding documents. One way to let the public know that the war on drugs was real and true to its word, let us see the 6,000 handguns. That's a question po. Yeah, Mr. Chair. Salamat po. If I may, Senator Bato. Yes. I hope in the next hearing, we can invite the Director of Forensic Service of the PNP para mailatag niya yung whereabouts nitong mga, yes, lahat ng mga ebidensya na na-recover. And for the record, Mr. Chair, I just would like parating kay Father na I appreciate what you're doing, Father. Thank you for what you are doing.
Pasensya ka na kung sinabi ko na kung hindi ka nakapag-file ng kaso, parang you limit yourself to propaganda. But then again, you said na may nakapile kayong kaso. And I encourage you, please, file kayo ng kaso. Kasi kawawa talaga yung namatay. Mag-file kayo ng kaso. I am one with you in seeking for justice to these victims. File nyo na kaso. Salamat po at madami pong kaso na inahabla na po. Salamat. Thank you, Father. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chair. Before I recognize Senator Risa, can we ask Attorney Dulay to sit here with us? He's the Inspector General of the IAS, para just in case. Yes, go ahead, Senator Ontiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. One follow-up question kay Father Flavie. Father, dun sa pagkamatay ni Mika at yung ama niya, kinonfirm ba ni Doktora Fortune na talagang nagkaroon ng shootout dun sa pagkamatay ng dalawang, yung mag-ama? Mr. Chair, Senator Risa, referring to the itong dalawa po. I think na confirm niya po. I hope I'm right, but please don't quote me. Pero alam ko po na autopsy po ni Dr. Raquel. Salamat, Father. So, Mr. Chair, kung maaring maimbita din po sa susunod na hearing si Dr. Fortune. Ayun, sis. Salamat. Nakaplano na po yan. Pero doon po kay Kian, yung bata na sinabi mo, yung bata na sabi mo na discover ni Dr. Fortune na may gunshot wound. Yes. Hindi na yata disputed yun na ang cause of death ng bata was a gunshot wound. Tama? Yes po. Okay, so at least klaro po. Senator Tolentino, I think, wants to ask... Father, maganda tanghali po, mayang uto. Binanggit mo kanina na marami kang senior na mga pangalan, although malayo dito, hindi naman namin mabasa. But you mentioned the words highly confidential. Parang hindi ba lumalabas na yung pagsishare mo ng information would be selective, subjective? Paano po ito? Saan ang hangganan na ito? Kung ano lang yung gusto niyong ibigay o kasi ang gustong patunguhan ng committee ito ng hearing ay malaman nga kung ano yan. Pero kung yes, magbibigay kayo ng konti, withhold kayo, paano po yun? Salamat po, Mr. Chair. Nung sinabi kong highly confidential, unang-una po ay meron po sila kanya-kanyang mga abogado. And I believe that there is also a proper forum kung saan ito po ay lilitisin bukod po dito sa ating magiting na house. So yun po yung context ng highly confidential. If we could and only we could give it all, we would upon their approval po, Mr. Chair. Thank you. Salamat, Majority Leader. Salamat po. Salamat. Please stay on in the hearing, Father, kasi kami po baka may mga dagdag na tanong pa sa inyo in the course of the other testimonies. At this point, the Chair would like to call on Attorney Dean Chell Jokno to make the presentation in his capacity as the Chair of the Free Legal Assistance Group or FLAG. And the committee understands, Dean Chell, that you have with you a survivor of an attempted extrajudicial killing. So kung maaari pong isama nyo rin po yung kwento niya sa inyong presentation. So Attorney Chell, you have the floor. Thank you, Madam Chair and Your Honors. May I request that the slides be put on the screen? Next slide, please. Next slide, please. Ang kampanyang kontra-illegal na droga ng Administrasyong Duterte ay hindi lang basta-basta nagsimula sa kalsada at barangay. Ang pinagmula ng war on drugs ay isang utos o command na galing mismo sa pinakamataas na opisyal ng Philippine National Police at yun po ay nakikita ninyo sa right side ng screen. Next slide, please. Ang una po niyang reference sa kanyang command circular ay ang pronouncement ni President Rodrigo R. Duterte to get rid of illegal drugs during the first 6 months of his term. Next slide, please. Sa PNP CMC 16-26, nanggaling sa Project Double Barrel, ay unang-una ito ay ilulunsad sa Project Double Barrel, ay unang-una ito ay ilulunsad sa unang araw ng Chief PNP
At pangalawa, ito ay may dalawang sangay, kaya double barrel po ang tawag, Project Tokhang and Project HVT. Next slide, please. Ayan po ang diagram ng double barrel. Project HVT ay high value target at Project Tokhang ang lower barrel. Ano ngayon ang ibig sabihin po, next slide, ng Project Tokhang? Yan yung alam natin ng mga house-to-house visit ng pulis sa mga pinaghihinalaang sangkot sa illegal na droga. Next slide. Ano naman ang Project HVT? Ayan po yung tawag na high value targets, yung mga involved na drug personalities sa international at domestic drug trafficking. Next slide please. Kaya ang tanong po ay, ano ang pinagkaiba ng Project Double Barrel sa mga dating anti-illegal drugs campaign ng pamahalaan? Dalawa po ang pinagkaiba. Next slide. Unang-una, may utos sa loob ng command circular na yan na mag-neutralize at mag-negate ng mga suspected illegal drug personalities. Pangalawa, ang utos ay gumamit ng drug list para tugisin ang mga sangkot umano sa illegal na droga. Next slide, please. Siyempre po, alam naman natin lahat, ang trabaho ng pulis ay mag-imbestiga, magkalap ng ebidensya at magsampa ng kaso laban sa mga salarin. Kaya ang tanong ay, bakit nag-iba ang utos sa Project Double Barrel? Imbis namang aresto at magsampa ng kaso, bakit neutralize at negate ang iniutos ng CMC 16-2016? Imbis na magkalap ng ebidensya para sa korte, bakit drug list ang iniutos nitong command circular? Next slide please. Paulit-ulit po ang utos ng command circular na ito na mag-neutralize. Mismo sa purpose ng circular nakalakay na dapat i-neutralize ang mga illegal drug personalities sa buong Pilipinas. Next slide please. At sa loob ng circular, nandiyan po naka-highlight sa dilaw, yan yung mga paulit-ulit na command to neutralize and to negate. Next slide please. Wala naman po sa batas ang salitang negate at neutralize, kaya libre ang pulis na unawaan ito base lamang sa kanilang sariling interpretasyon. Kumbaga, Your Honors, ay bahala na sila magpasya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang tanong po ngayon, siyempre, ay ano ang pagkaintindi o pag-unawa ng pulis sa utos na mag-neutralize at mag-negate? Next slide. Ang mga susunod po na salitang paggamit ng neutralize at negate ay galing mismo sa mga opisyal ng PNP. Next slide, please. Si PNP spokesperson, Senior Superintendent Carlos noong 2016, mismo ang nag-announce noon na ang ibig sabihin ng neutralize ay pinatay o killed. At mismo siya nag-announce na papalitan na nila sa mga report ng double barrel, imbis na killed, ang ilalagay nila ay neutralized. Next slide. Ang mga susunod naman ng mga police reports ay sinulat at nanggaling mismo sa mga units ng PNP sa Santa Ana, Manila. Makikita dito, paulit-ulit din nilang ginagamit ang neutralize kaugnay ng Project Double Barrel at ang pagpatay sa suspect dahil umano siya ay nanlaban. Ito po yung isa. Next slide, please. Ito ay isang information report galing sa PNP Santa Ana. Elements of Santa Ana Police Station will step up for the suspect's immediate apprehension and neutralization. Kung ang ibig lang sabihin ay hulihin yung suspect, bakit pa dinagdag ang salitang neutralization? Next slide please. Yung suspect po dito ay nailagay sa isang drug watch list at medyo maliit lang pero may makikita kayong handwritten notation sa tabi ng pangalan niya, killed, at yung petsa kung kailan siya pinatay. Next slide please. And one more, next slide please. As predicted in the PNP information report, ang tatlong suspect, Mr. Manawis at dalawang bunuan, ay na-neutralize o napatay sa isang bypass operation dahil sila raw ay nanlaban. Next slide please. May hawak pa po ang flag ng mga 20 sets pa ng mga police reports galing din sa Police Santa Ana
na ganun din, halos eksakto word for word ang paggamit nila ng salitang neutralize. Ang nakita po namin pattern, una, bago magsagawa ng police operation, na-identify na yung suspect bilang target for immediate apprehension and neutralization. Pangalawa, halos lahat sila ay nasa drug watch list. Pangatlo, nung nagkaroon daw ng bypass operation, lahat sila ay nanlaban at pinatay. Next slide, please. Pero hindi lang po sa ang Santa Ana Police ang gumagamit ng neutralize, pati sa Tondo, meron din po. Next slide, please. Ito ay sa isang operation tungkol sa pagkapatay kay Rex Apari, died during police operation. The operation resulted in the neutralization of the suspect. At hindi lang po yon. Next slide, please. Si Colonel Espenido na nandito po ngayon ay nung tumestigo sa Quadcom ay umamin na ang ibig sabihin na neutralize ay kill. Next slide, please. Tinanong po siya ni Congressman Owaminal, does that include referring to neutralization, Colonel, na ang pagpatay sa target? Ang sagot po, kasali na, Your Honors. At hindi lang po siya, next slide, please. Pati ang PDEA Chief, si Director General Lasso, ay inamin din na ang ibig sabihin ng negate at neutralize ay kill. Next slide, please. Tinanong po siya ni Congresswoman Luis Tro, can you please enlighten us ano pong ibig sabihin ng negated? Answer ni General Lasso, it is neutralize, Your Honor. I mean, he was killed already. Negated for the case of Mayor Halili would then mean that he is dead already. Yes, Your Honor. That is why it was neutralized already. Sagot, yes, Your Honor. Next slide, please. Ibinulgar din ni Colonel Rowena Garma sa Quadcom ang reward system na itinupad sa Duterte drug war. Hindi ka na po babasahin ng lahat ng nasa sinagot niya, pero ang sabi lang niya, may reward po yan. Ang Davao model ang kanilang sinunod. First is the reward if suspect is killed. Second is the funding of planned operations. And third is the refund of operational expenses. At gusto ko lang pong i-emphasize ang sabi niya, rewards were only given for killings. For arrests, only reimbursement of expenses. Next slide, please. Iba-iba din po ang halaga ng reward. Depende kung small time o big time. Ang mga small time daw, around 20,000. Ang big time, umaabot ng 500,000 hanggang 1 milyong piso. Next slide, please. Kaya ang naging resulta po, killing frenzy sa kapulisan. Kaya sa tingin ko, umabot sa 20,322 ang napatay nung una pa lang 17 buwan ng drug war. Ang numero pong 20,322 ay galing mismo sa Korte Suprema, isang extended resolution at ang sinasite nila ang 2017 year-end accomplishment report na galing sa Office of the President. Next slide, please. Marami pong mga kamag-anak ang lumapit po sa amin sa flag, kamag-anak ng mga EJK victims. Pero marami din sa kanila ay natatakot magsampa ng kaso dahil malamang baka balikan sila o yung mga kamag-anak nila. At kahit ngayon, marami pa rin pong takot dahil many of those involved or responsible ay naka-uniforme pa. Next slide, please. Pero meron po kaming isang testigo na kasama po ngayon, isang survivor ng EJK, si Roger Herrero, na nung siya ay binaril, akala ng pulis siya ay patay na, nakahanap siya ng tulong, nadala siya sa ospital. Nung nalaman ng pulis na buhay pa siya, kinasuhan siya ng robbery, nakakuha siya ng acquittal, dinismiss ang kasong robbery laban sa kanya, at siya naman ang nagsampa ng frustrated murder laban sa mga pulis. Na-convict po ang 4 na pulis of attempted murder. Ito po ang picture ni Roger Herrero, at nandito po siya sa loob ng ating session hall. Roger, kung paari po, kayo magtumayo. Ayan, si Roger Herrero po. Next slide, please. Maraming salamat, Roger. Maari pong may magtatanong, robbery naman ang charge. Paano siya naging biktima ng drug war? Next slide, please. Pero mismo ang taga-NBI ang nagsabi po sa amin sa flag na ito ay ginawa ng pulis, kasama ito sa drug war, dahil ang reward ang end goal ng mga pulis. At sabi pa niya,
the PNP changed their narrative into simple crime operation when the incident reached the NBI because suddenly a charge of robbery was filed. Para din ito yung kaso ni Carl Arnaiz. Kung maalala po ninyo, after Kian De Los Santos, ang sumunod na pinatay ay si Carl Arnaiz. Ang sabi naman ng pulis nung lumabas yung balita na napatay nga siya, ay nang hold up daw siya. Pero actually, na-convict yung mga pulis din sa kaso ni Carl Arnaiz, hindi lang ng pagkapatay, kundi pati planting of evidence. Kaya po kami nababahala sa mga nangyayari at sa mga nangyayari mga kaso nung panahon ng war on drugs. Ready po anytime mag-testify si Roger Herrero. Nasa committee po. Thank you. Roger Herrero, no? Okay. Yes, sir. Okay. Are you done? Yes, thank you. And then, ikaw, Attorney Jok, no? Marami kang kliyente na victim families ng EJK, kaya familiar ka sa issue na to? Yun po ba yun? Meron po at meron kaming inihain na kaso sa Korte Suprema sa ngalan ng tatlong kliyente namin na nandun pa rin at nakapending sa Supreme Court. Okay. Kliyente, mean to say, namatayan ng mga pamilya? Tatlo po sila. Yung isa, si Jefferson Soriano, ay survivor din ng EJK. Okay. Yung isa, si Rowena Apari, ay nanay ng napatay nanay na nanlaban daw. Mm. At yung pangatlo ay relative po rin ng isang EJK victim. Okay. Pero EJK po ito, since familiar ka naman sa background facts, yung mga attempted EJK or victim ng EJK sa ngalan ng war on drugs ang operation ng police? Yes. Okay. So, yes, Your Honor. Siguro kaya nyo naman, siguro i-organize po yung data. Bigyan nyo po kami ng information. Sure. And dahil dyan sa pag-aral mo sa issue na ito, ay na-encounter mo ngayon yung Memorandum Circular 16-2016. Yes, Your Honor. Sino po nag-issue nun? Si Chief PNP noon panahon na yon, si ngayon Senator Ronaldo Bato de la Rosa. Anong date yon? Ronald. Walang O. Sorry po. Anong date yung MC 2016? July 1, 2016. Okay, July first day po niya sa pagpupo bilang Chief PNP. And as an experienced lawyer, napansin mo doon ang pag-insert ng anong mga salita? Na alanganing salita? Neutralize po at negate. Negation ata nang nandun, ano? Yes. Anong mas madalas gamitin doon? Neutralization. Yung negation, ilang times na banggit? Limang beses po nabanggit yung neutralize at dalawang beses nabanggit ang negate. So, sa pag-aaral mo, just in case you know, sa mga police material, is this the first time na ginamit ang neutralization, neutralize, negation, negate? May mga one or two na mga police documents na nakita ko po yan, pero wala akong alam na may ganyan sa mga utos sa drugs, lalong-lalo na sa war on drugs, kundi ito lang CMC 16-2016. Oh, pero yung mga naalala mo, na-encounter mo yung terms, in what context mo naman sila na-encounter? In police documents? I think it was pointed out by then Justice Carpio in one of the hearings, the oral argument during the Almora case, the war on drugs case. Siya po ang nagbanggit po sa amin nung kami na nakaharap sa Supreme Court. Alam mo, diniscuss ko na rin sa staff ko yan eh. What would be a better word to replace neutralization or negation if you do not have killing as included in the meaning of the word? Can I benefit from your presence, Attorney Jok? Kaya nga po ako nagtaka eh, dahil alam naman natin na ang tungkulin ng pulis ay manghuli, mangkalap ng ebidensya at magsampa ng kaso. Yun yung hinahanap namin sa command circular. Mang-aresto kayo, kumuha kayo ng ebidensya, mag-file kayo ng case. Nung nakita namin paulit-ulit yung negate at neutralize, sabi po namin, bakit ito ay nailagay doon? Kung ang purpose ay mang-aresto, bakit hindi na lang ginamit yung salitang aresto? Mr. Chair? Okay, at Senator Bato? Yeah, Mr. Chair. I just would like to react. Yung insistence ni Attorney Jokdo about using the word neutralize na puro killing lang ang gusto niyang palabasin. If you can remember, Attorney Jokno,
during our senatorial debate doon sa UST, almost 6 years ago, sinagot na kita tungkol dyan kasi insisting ka na pag-neutralize, patay agad. Sinagot na kita extensively doon sa debate na yun. Kaya nga siguro ako nanalo. Ginawa akong senador ng taong bayan dahil nasagot ko yung tanong mo na yun. If I will give you the Google meaning of neutralize, ito pong nakasabi. It is a verb. Render something ineffective or harmless by applying an opposite force or effect. So ano ibig sabihin yan? Render something ineffective or harmless by applying an opposite force or effect. Ano yung opposite force or effect na sinasabi? Yan ang sinasabi mong negation, negation operation. Paano gagawin yan? Kasi sabi mo, gusto mo magpulis-pulisan eh. Gusto mo yung term ng pulis, talagang insist yung gusto mong meaning eh. Yung negation operations ay pagkakandak ng operations against the suspects. Pag magkandak ka ng operations, chances are na pwede mo siyang maaresto, pailan mo ng kaso para makulong at hindi na siya makapag-commit pa ng further crimes. Ineffective na siya sa kanyang mga criminal activities. Ngayon, sabi mo patay. Yes, pwede mayroong mamatay dyan sa neutralization kapag ang suspect ay lumaban sa operation because by all means, ang police has to defend themselves. Self-defense.